Hi class, topic natin ngayon, rational equation. So objective, to solve rational equation, solve for the value of x, and determine if yung value na x is the solution of the equation. So rational equation, an equation that contains one or more rational expression connected by an equal sign. So may equal sign yung rational equation. So paano ba yung pag-solve? Number one, multiply both sides ng equation by the LCD or least common denominator. Number two, yung ordinary solution ng equation, yung transpose, divide, get the value of the variable. And number three, check yung mga value ng variable if siya yung solution ng given nating equation. Kasi pag yung denominator naging zero, sa rational equation, hindi siya solution. Makikita nyo mamaya sa example. Yan, example number one, solve for the unknown variable. So, ang given is variable k. So, since monomial equals monomial yan, at pares ng denominator, you can cancel out yung same denominator. So, matitira dyan is k minus 2 equals 5. Kasi parehas naman, di ba? Ibig sabihin, kung pares yung denominator, ito yung numerator, parehas din yun. Tapos, transpose negative 2 sa other side. So, magiging k equals 5, negative becomes positive. So, k equals 7. Then, kailangan nyo i-check kung tama or kung hindi magiging 0 yung denominator kasi rational expression yung given. So, pag yung 7 nilagay sa denominator, hindi naman magiging 0 yung denominator, di ba? Sabihin, check. Sabihin, solution siya ng given equation. Ayan. Example number 2. Ayan. So, ito, paano to? So, pag walang denominator, di ba, understood yun na 1. Pero, para ma-shortcut natin, huwag natin ilagay yan. Dahil monomial to at monomial yan, pwede tayo mag-cross multiplication. So, yung m minus 11, i-multiply natin sa 7. Yan. So, magiging ganito yan. 2m plus 3 equals 7 times m minus 11. Anong gagawin dyan? I-distribute itong kabila. Yan. So, magiging 2m plus 3 equals 7m minus 77. Yan. Tapos, combine like terms. Gusto ko lahat ng mga m nasa right side. Lahat ng mga constant sa left side. Pero pwede rin yung other way around. Tama pa rin yung magiging answer dyan. So, magiging 3. Negative 77. Magiging positive 77. 7m. Positive 2m. Magiging negative 2m. 3 plus 77 is 80. Equals 7m minus 2m is 5m. So, paano matanggal si m? Divide both sides by 5. Yan. So, cancel si 5. So, m now is equivalent to 80 divided by 5, 16. Yan. Check or x. 16 minus 11. 5. Hindi siya naging 0. So, check. Solution siya ng given equation. Number 3. Yan. So, monomial equals monomial. Pag monomial equals monomial, pwede kayo mag-cross. So, yung 2, i-multiply nyo dito. Yan. So, magiging 2x plus 2 equals yung x minus 3 naman, i-multiply nyo sa 7. Cross-multiply. Pwede kayo mag-cross-multiply pag monomial nga equals monomial. Sir, paano pag hindi siya monomial. Kunyari, meron itong 5 plus. Yan. Binomial na yan, di ba? So, pag ganyan, kailangan nyo i-simplify muna yung left side or i-multiply yung buo by the LCD. May example mamaya tukol doon. Sir, paano na to? Distribute. Multiply. Distribute. Multiply. So, magiging 2 times x is 2x. 2 times 2 is 4. Distribute. 7 times x is 7x. 7 times negative 3 is negative 21. Combine like terms. So, kung gusto ko, yung mga variables sa right side, yung constant sa left side. Or pwede niyang baligtad. Yan. So, 4, negative 21, magiging positive 21, equals 7x. Positive 2x, magiging negative 2x. So, 4 plus 21 is 25. 7x minus 2x is 5x. Paano matanggal si 5 sa x? Divide both sides by 5. Yan, para pa-cancel. So, x now is equivalent to 25 divided by 5, 5. Yan. Check or x. So, pag yung 5 nilagay sa x, nilagay dito, 5 minus 3, 2, hindi siya naging 0. Check. Sabihin, solution siya ng given equation natin. Example number 4. Yan. So, example number 4, ganun din. Dahil monomial equals monomial, pwede tayo mag-cross-multiply. So, yung y minus 2, i-multiply natin sa y minus 5. So, magiging ganito yan.
y minus 5 times y minus 2 equals yung y plus 3 i-cross natin sa y plus 6 i-cross. Yan. So, magiging y plus 3 times y plus 6. Yan. So, ito, i-multiply. Shortcut. Pares y, tapos number lang. Ang shortcut dyan, y times y is y square. Negative 5 minus 2. Negative 7y. Negative 5 times negative 2 plus 10. Equals y times y. Kasi pares y, tapos number lang. Y times y is y square. 3 plus 6 is 9. Y. 3 times 6 is 18. Yan. Pero pag hindi ganyan ang itsura, magano kayo? Distributive property of multiplication. Yan. Then, cancel natin yung mga magkakamuka. May y square sa left, may y square sa right. Tapos, yung negative 7y, ilipat ko sa kabila. Yung positive 18, ilipat ko sa kabila. So, magiging ganito na yan. 10, positive 18, magiging negative 18. 9y, negative 7y, magiging positive 7y. 10 minus 18 is negative 8. 9y plus 7y is 16y. Divide both sides by 16. Yan, para makancel to. So, y equals negative 8 divided by 16. Negative 1 half. Check or x. So, negative 1 half. Pag nilagay dito, hindi siya magiging 0. Pag nilagay dito, hindi rin siya magiging 0. Sabihin, solution siya ng given equation. Check. Yan. Next number. 5. Yan. Sir, ang dami na niyan, sir. Hindi na siya monomial. Pag hindi na siya monomial, i-multiply nyo yung whole equation by the LCD. So, 2, 8, 3, 24. LCD niyan is 24. Multiply both sides. May x, kaya 24x. Yan. So, gagawin nyo dyan. Divide, tapos times. Yan. So, magiging ganito yan. 24x divided by 2x, magiging 12. 12 times 3, 36. 24x divided by 8 is 3x times 1, 3x. Equals 24 divided by 3, 8x. 8x times x, 8x square. 24x divided by 24 is x times 1, x na lang siya. Since quadratic yan, lahat to, ilimot sa kabila kasi magiging quadratic equation yan. So magiging 0, kasi wala na natara, 8x square plus x positive 36 magiging negative positive 3x magiging negative 3x. Then combine like terms. So 8x square x minus 3x negative 2x minus 36. Since lahat sila divisible by 2, so ilawest term muna natin. So divide by 2, divide by 2. 0 divided by 2 is 0. 8 divided by 2, 4. 2 divided by 2, 1. 36 divided by 2 is 18. Sir, paano po yan? So, kailangan natin gumamit ng factoring technique. So, meron akong vlog tungkol dito. Hide and seek. Yan. So, una, i-hide natin yung 4 kung multiply natin sa last term. Yan, hide and seek yan. So, dito ko lalagay. So, magiging x square minus x. So, 4 times 18 is 72. Equals 0. So, madali na siyang i-factor kasi wala nang numerical yung first yung first term. So, anong factors ng 72? Pag minus 1. So, ang factors ng 72 is 9 times 8. Dahil negative yan, isang negative, isang positive. Negative 9 plus 8 is negative 1. So, ang tamang combination yan. Yan. Perfect combination. So, x minus 9 and x plus 8. Equal 0. So, after nyo mag-hide, after tinago, kailangan nyo ibalik ulit. Kasi pag kinuha nyo, kailangan nyo ibalik. Yan. So, minultiply si 4. So, i-divide naman ngayon si 4. Diba? Reverse na multiply, divide. Tapos, diba, equated to 0 yan. So, pwede nyo paghiwalayin para makuha yung value. Diba? Yung talaga yun eh. Pag naghiwalay na, makukuha nyo na yung value. Yan. So, isa, 8 divided by 4 is 2. Yan. Simplify ko muna. Tapos, transpose. So, 9 over 4 negative transpose magiging positive 9 over 4. Yan. Positive 2 transpose magiging
negative 2. Ayan. Check natin kung tama sa ano. Given. So, ito lang x, di ba? Kailangan kasi bawal maging 0 yung denominator. So, kung yung x, pinata natin ng 9 over 4, 9 over 4 times 2, magiging 9 halves, hindi siya 0. So, check yan. Pagta ng negative 2, 2 times negative 2, magiging negative 4, hindi siya maging 0. Check yan. Sabihin, meron tayong dalawang roots or itong dalawang to is solution ng given equation natin. 9 over 4 and negative 2, dalawa. Okay, example number 6. Ayan, sir, paano sir ito? Since hindi na siya monomial, hindi kayo pwede mag-cross-multiply, mag-multiply natin yung buong equation by the LCD. Dahil parehas naman sila, x plus 1 represent only once. Ayan, x plus 1. So, x plus 1 divided by x plus 1, syempre cancel yun, x na lang. X plus 1 divided by x plus 1, cancel yan, 3x plus 4 na lang. E paano to? Walang denominator. Pag walang denominator, multiply it directly. So, magiging 3 times x plus 1. Ayun na, 3 times x plus 1 times the LCD. Tapos, distribute to. At simply pa yung kabila. So, magiging x plus 3x, 4x plus 4 equals 3x, yan, plus 3. Then, combine like terms. Yung may x, lagay ko sa left side. Yung constant sa right side. So, magiging 4x minus 3x equals 3 minus 4. So, 4x minus 3x is x. Equals 3 minus 4 is negative 1. Yan. Check natin kung tama. So, pag yung negative 1, pinalit natin sa given natin. So, ito negative 1. Negative 1 plus 1, di ba 0? E di ba ito negative 1 kasi x. So, negative 1 over 0 is undefined. Ito, negative 1 plus 1 is 0. Undefined din, di ba? Sabihin, hindi siya solution ng given equation. Eh sir, wala nang ibang value na x eh. Sabihin, itong equation natin, wala siyang solution, no solution. Kasi, isa lang yung naging value na x. Tapos yung nakuha value, hindi rin siya yung tamang solution. So, no solution. Yun yun. Ang tawag nga pala dyan is extraneous root. Extraneous root. Si negative 1 is extraneous root. Pag sinold nyo, siya yung magiging sagot, pero pag sinasitute nyo, hindi siya solution. Hindi siya yung tamang solution. Eh, wala nang ibang value sa x, kaya yung given natin, has no solution. Ayan. So, example tayo. Extraneous root. Example number 7. Ayan. So, paano to? Ginagawa para makuha LCD, kailangan lahat ng mga denominator is naka-factored form. So, ito, pwede nyo pa i-factor yan. Ang factor niyan is dots. Difference of two square. So, ang factor niyan is x minus 6, x plus 6. Kapag wala nang pwedeng i-factor, kasi na-factor niya yung denominator, i-multiply nyo na yung whole equation by the LCD. So, ito, x minus 6. Ito, x plus 6. Itong x minus 6, meron na. Yung x plus 6, meron na rin. So, yan. Represent only once. Pero depende pag may ano, exponent. Yan. Pag may exponent, kukunin nyo yung highest exponent o yung higher exponent. So, gagawin natin dyan, divide time. So, LCD divided by x minus 6. So, makakansel si x minus 6. Matitira si 2 tsaka si x plus 6. Yan. So, yun na iba, yun lang yung matitira. Minus, ayan. Kaya ito yung mahalaga kasi yung sign, 1, si x plus 6 tsaka yung LCD. So, makakansel si x plus 6. Matitira si x minus 6. So, negative 1, x minus 6. Ito, LCD tsaka itong denominator. Since magkamukha sila, makakancel lahat. So, 27 na lang yan. Then, distribute. Be careful sa sign. Kasi pag mali kayo ng sign, mali na lahat. So, ito magiging 2x plus 12. Yan, multiply. Ito magiging negative x, positive 6, equals 27. 2x minus x is x. 12, ay, ibigin yung kulay. 12 plus 6 is 18. So, yung 18, transpose sa kabila. So, magiging 27 minus 18. So, x equals 27 minus 18 is 9. Check for x. So, ito. 9 minus 6, hindi siya magiging 0. 9 plus 6, hindi siya magiging 0. 9 square, 81 minus 36, hindi siya magiging 0. So, check yan. Sabihin, solution siya ng given equation natin. Yan. Okay, last number. Number 8. Yan. So, paano to? Dahil meron tayong given na pwedeng i-factor, factor natin. So, ang factor nito is dots.
y minus 1, tsaka y plus 1. Yan. Then represent yung mga denominator ones para sa LCD or least common denominator. So, y minus 1, y plus 1. Magkaiba yan, ha? Ito, 2. Oh, lagyan natin 2. Y minus 1, meron ng y minus 1. So, okay na yan. Kasi bawal maulit. Yan, bawal pa ulit. So, y minus 1, y plus 1, tsaka 2. Yan ang LCD natin. So, divide natin. So, y minus 1, y plus 1, 2 divided by y minus 1, y plus 1. So, ang naiiba, ito, walang 2. So, 2 times 2, 4. Yan. Minus, y minus 1, y plus 1, 2 divided by 2. So, makakancel si 2, matitira si y minus 1, tsaka si y plus 1. Kinopya ko lang yung negative 1 na. Equals, itong LCD divided by y minus 1. So, makakancel si y minus 1. Yan, kasi niko nga. Y minus 1. So, matitira si ito times 1. So, magiging 2 times y plus 1. Yan. So, nakakancel yun. So, matitira, yun yung magiging sagot. Then, distribute. Ako nga pala. Ito nga pala equal to sa dito, di ba? Sa y square minus 1. So, ito, distribute naman to isa. Simplify natin. So, magiging 4 minus equivalent to y square minus 1. Distribute to y plus 2. Distribute yung negative. Negative y square, positive 1, equals 2y plus 2. Yan, nilipat ko yung, or minultiply ko yung negative 1. Dahil may quadratic term, lahat to lagay sa kabila. Yan, para maging quadratic equation. So, 0 equals 4 plus 1 is 5. Transpose, so magiging negative 5. Negative y square, magiging positive y square. Yun yung natira. So, plus 2y plus 2. Yan, simplify natin. So, copy yung highest, y square, plus 2y, negative 5 plus 2 is negative 3 equals 0. Yan. So, anong factor ng negative 3 pag may minus 2? So, 3 times 1. So, 3 times 1, diba 3? 3 minus 1, diba 2? So, ito positive, ito negative. So, magiging y plus 3, tsaka y minus 1. Equals 0. So, para maharap yung value, kailangan maghiwalayin. Kailangan ka na, yun, maghiwalayin nga para makuha yung value. Y plus 3 equals 0. Yung isa, y minus 1 equals 0. Tapos, transpose, transpose. So, y equals negative 3. So, kabila, y equals 1. Then, check natin. Yung negative 3. Negative 3 square, 9 minus 1, hindi siya 0. Negative 3 minus 1, negative 4, hindi siya 0. So, check, solution siya. Yung 1. 1 square is 1 minus 1. Oh, 0. 1 minus 1, 0. So, eto, hindi. So, tawag dyan, extraneous root. Extraneous root. Sabihin, hindi siya solution ng given equation. So, yung given natin equation, ang answer lang sa kanya is y equals negative 3. Ito lang yung solution ng given natin equation. Yan. Kung may tanong, ilagay sa comment, mag-subscribe, i-click yung notification bell para pag nag-post ulit ako, makikita nyo kung ano yung next na post. Yan. Mag-aral na maigi. Salamat.